So, magandang araw sa inyo mga tropa, mga ka-Mr. J Motovlog. So, ngayon, nandito kayo sa channel ko para makita or ipapakita ko sa inyo or ipapaliwanag ko na lang sa inyo kung paano nga ba madedetermine kung bago, kung peke ang hawak mong bagong pera. So, ngayon, papakita ko sa inyo, may papakita ko sa inyong picture and then ipapaliwanag ko na lang sa inyo kung paano siya masasabing peke. Game. Magandang araw mga ka Mr. J Motovlog. So kung bago ka lang sa channel ko, hit mo na kagad yung subscribe. Sasabihin ko lamang sa inyo kung paano nga pa maiiwasan o malalaman na peke ang pera at tunay ang pera. So meron ako ditong dalawang letrato ng 1,000. Ang nasa taas ay ang tunay at ang nasa baba ang peke. Meron akong binilugan dito. Etong yan, makikita nyo, may reflection po yan. Gumagalaw po yung reflection na yan kapag tinutok mo sa liwanag. Sa taas yun ha, yung nasa taas yung gumagalaw. And then sa baba, hindi po. Yun yung peke. Yan. So yung nasa baba, hindi po gumagalaw yung reflection ng ilaw na yan. So yung nasa taas, mapapagalaw nyo po yan. Pag napagalaw nyo po yung ilaw na yun, yung reflection niya, tunay po yung hawak nyo. Doon pa lamang po, tunay na siya. So, wag na kayong magtaka doon. And then, meron pa po akong binilugan dito. Paano nyo nga ba malalaman na peke at tunay ang pera? Etong nasa taas ng 6-digit number na yan, yung nasa baba. Yan. Yung binilugan ko na rin yan, may reflection din po yan. So, pag yan po ay gumalaw or sumasama po siya sa ilaw, yung reflection is tunay po yun. Kapag peke po, is hindi siya gumagalaw din. Like, yung sa number pa lang po. Doon pa lamang po magtataka na kayo. At mas makinang po yung tunay na pera kaysa sa peke. So, mapapansin nyo naman yun, parang darker yung peke. So, sana po itong video na ito ay makatulong sa inyo at makaiwas sa mga namimeke. Upload ko na lamang po. So, sa next vlog ko yung kung may hamahawakan akong bagong pera. Ngayon po, wala akong hawak na bagong pera. Salamat po. Subscribe na lang po kayo.